Malugod akong nakikisa sa pamunuan, kasapian at mga kapanalig ng kilusang magbubukid ng Pilipinas sa pagdiriwang ng 25th anibersaryo ng kanyang pagkakatatag. Mahalaga sa buong bansa na ipagbunyi natin ang tuloy-tuloy na pakikibaka para sa tunay na reforma sa lupa ng kilusang magbubukid. Parangalan ang mga martir na magbubukid na nagbuwis ng buhay at palakasin ang loob at pagkilos sa mga lider at kasapian para sa katarungan at kalayaan sa pamamagitan ng reforma sa lupa laban sa malakolonyal at malapyudal na nagaharing sistema. Itinuturing kong malaking karangalan na noong Hulyo 1985 nakapagbigay ako ng mensahe ng pakikisa sa unang pambansang kongreso ng KMP kahit nakapiit pa ako sa Fort Bonifacio. Higit ko pang ikinakarangal ang muli kong pagbibigay ng mensahe ng pakikisa ngayon dahil sa maraming tagumpay na inani ninyo sa loob ng nakaraang 25 taon ng pakikibaka at pagsasakripisyo upang isulong ang kilusang magbubukid at reforma sa lupa at ang pangkalatang pakikibaka ng bayan para sa pambansang kalayaan at demokrasya laban sa imperialismo, feudalismo at burokrata-kapitalismo. Kapuri-puri ang mataas ng tas ng pampolitikang kamalayan ng kasapian ng KMP at ang pagkamit ninyo ng mga makabuluhang tagumpay, pangunahin sa paggigit sa karapatan ng mga magbubukid sa lupa nilang sinasaka. Saludo ako sa inyong tuloy-tuloy na pagpapalawak at pagkonsolida ng inyong organisasyon sa iba't ibang antas. Humahanga ako na may nakatayong 65 pamprobinsyang balangay at 15 panrehiyong balangay ang KMP sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kahanga-hanga ang inyong paglaban sa mga patakarang idinikta ng imperialismong US at ipinatupan ng puppet rehimeng Arroyo. Sinalungat ninyong patakarang neoliberal na globalisasyon lalo na sa pagwalang saysay nito sa reforma sa lupa, pagsira sa produksyon ng pagkain para sa bayan at pagbabaratilyo ng lupa at likas na kayamanan sa mga dayuhang korporasyon. Tinuligsa ninyong patakaran ng imperialistang agresyon at terorismo ng Estado na nagbabalat kayong digma laban sa terorismo. At puspusang sinalungat ninyo ang tunay na terorismo ng Oplan Bantaylaya at ang panghihimasok ng mga puwersang militar ng US sa ilalim ng Visiting Forces Agreement. Bunggiting na linabanan ng KMP ang mga batas, patakaran at programa na nagpapalubha sa pagsasamantala at pangaping ginagawa ng uring asendero at mga dayuhang agri-corporation. Lalong nagibayong inyong paglaban bilang tugon sa mga pamamaslang, massacre, torture, walang batayang pang-aresto at detensyon at pagpapalayas ng mga magbubukid mula sa kanilang mga tahanan at lupa. Mabisa ninyong linabanan, hindi lamang ang mga lantarang kaaway, kundi maging mga espesyal na healthy nilang pumuslit sa KMP at nagpakana ng paksyonalismo. Kasiyasya na naipaghanda ng alyansa ng magbubukid ng Gitnang Luzon at asambleya ng mga manggagawang bukid sa Hacienda Lucita, ang pagtitipon na ito sa loob ng Hacienda Lucita. Makailang beses akong nanirahan sa ilang baryo diyan sa mga taon ng 1968 hanggang 1972, panahon ito ng pagtatayo ng bagong Partido Komunista ng Pilipinas at bagong hukbong bayan sa lalawigan ng Tarlac.
Panahon din ito ng pag-organisa, ng pagkakaisa ng mga magbubukid ng Pilipinas. Makahulugan na nakatipon ngayon sa loob ng Hacienda Lucita ang 1,000 kinatawan ng mga panrehyonal at panlalawigang balangay ng KMP para gumawa ng pagdiriwang na taglay ang temang 25 taong masikhay na pakikibaka para sa lupa, katarungan at kalayaan. Pinatutunayan ninyo na matatag at militante at sumusulong ang kilusang magbubukid gaano man kalupit ang panunupil ng mga Panginoong may lupa. Sa siyendang ito, pumutok noong 2004 at 2005 ang mga pangyayaring tumawag ng pansin ng mga mamamayan sa ating bansa at sa buong mundo tungkol sa pagsasamantala at panlilinlang ng uring asendero sa mga magbubukid, sa makatarungan at magiting na pakikibaka ng mga magbubukid at sa massacre at kasunod ng mga pamamaslang ng pinagsabwatang pamilyang Cuanco Aquino at Regimeng Arroyo. Ngayong presidente na ng reaksyonaryong gobyerno si Noynoy Cuanco Aquino, tuwirang nasa kanyang kamay ang kapangyarihan ng Estado at mga kasangkapan ng pandarahas at panlilinlang. Sa kampanyang elektoral pa lamang, sinabi na ni Aquino na ipagpapatuloy niya ang panggaganchong stock distribution option hanggang 2014 sa ilalim ng Carper. Patuloy ang pakanan ng kanyang pamilya na biguin ang reforma sa lupa sa pamamagitan ng mga korporatibong lalang at iba pang malupit at mapandayang taktika. Gayunman, handa kayong makibaka para sa reforma sa lupa, katarungan at kalayaan. Sa harap ng napakalaking hamon, karapat dapat na pataasin ang antas ng inyong kamalayang pampolitika, pabilisin ang paglakas ng inyong organisasyon at maglunsad ang mga mobilisasyon